Ano kaya yung pakiramdam ng taong ipinagtabuyan sa dulo ng ebanghelyong binasa natin ngayong araw? Mukha bang may karapatan siyang magalit doon sa malupit na hari? In-extend na kasi yung invitation sa lahat ng taong pupwede kasi yung mga original na inimbitahan hindi sumipot sa maraming kadahilanan. Ang iba pa nga'y minaltrato ang mga nagtawag sa kanila. Tapos ito, nasa tila baga simpleng problema lang sa damit na pupwede namang gawa ng paraan, ipapatapong ka sa walang katapusang karimlan. Yun nga eh, that's the point. The problem was that simple. Alalahanin natin na yung okasyon ay kasal. Na sa kahit saang kultura ay isang engrande, magarbo, at bukod tanging selebrasyon. Parang noong nagkasalang katedral tayo, nakagayak lahat ng mga kasama sa kasal. At kapag hindi akma ang suot mo, hindi ka talaga bilong. At ang ikalawa, ang nag-anyaya ay hindi kung sino-sino lang. Hari po ang host, hari. Yung kataas-taasan na nangingimbita sa ngalan ng ikakasal niyang anak o yung tagapagmana ng kanyang trono. Siguro naman, sabi ko nga kanina, marapat lang na angkop sa okasyon ng kasuot natin sa pagdalo, hindi ba? At ito po, kung maratnan ka man nilang hindi, as per their custom, pasusuotin kanila ng akmang damit bago pumasok doon sa kasalan. Kaya, malaking tanong kung papaano nakalusot sa napakaraming social customs yung taong iyon. At kaya, gayon na lamang din ang pagkainsulto ng hari noong tanungin siya at hindi nakasagot. At sa mga paghahalintulad na ito, mga kapatid, ibig ipahatid ni Jesus ang kanyang mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Oo, kay sarap namnamin ng kasal bilang pagsasalarawan ng paghahari ng Diyos sa atin. Pinipili tayo ng Diyos sa isang tipa ng magpahabang panahon na humihingi ng karampatang katugunan sa Kanya. At sa totoo lang, hindi rin mahirap tukuyin kung sino yung mga kinakatawanan ng mga karakter sa kanyang kwento. The King represents God the Father, the Bridegroom Jesus, the King's servants, the prophets, and the disciples, and those invited are all of us, good and bad alike. In a word, God has been constant in His call to us as individuals and as one people. But we folks were so varying in our responses. And if we do say yes, we do not dress up properly for the occasion. Even if God Himself finds all the ways for us as how to do it. That is why the many called but few are chosen punchline of Jesus is not just a statement of fact, but also a serious challenge to our spiritual life of journey. Ibig ng Diyos na papagharian ang ating puso. Ibig niya tayong makataling puso. Ibig niya tayong makaisang dibdib. Pasakop po tayo sa kanyang paanyaya. At walang pasubaling ialay sana ang matamis at hindi nating nagmamaliw na oo araw-araw.